Kamusta mga kaibigan? John Vince Regachuelo nga po pala sa inyong harapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba makakapag-focus sa pag-aaral. Itong video na ito malamang applicable to sa mga high school students o sa mga college students. Alam ko kasi na marami sa kanila ang hindi na nakakapag-focus sa pag-aaral dahil sa iba't ibang dahilan. Yung iba, naa-addict sa paglalaro ng mobile games. Yung iba naman, masyadong naa-addict sa paggamit ng social media. Sa iba naman, masyadong in love sa mga kasintahan nila. Masyadong in love kay boyfriend, masyadong in love kay girlfriend. Uy, sana all! Wala namang masama sa paggamit ng social media. Wala rin namang masama sa paglalaro ng mobile games. At lalong hindi masama ang ma-in love. Ang magiging problema lang dyan ay sa atin. Lalong-lalo na kapag masyado tayong nag-focus sa kanila. Kapag na-addict kasi tayo sa kanila, mas pipiliin pa natin yung mga yan kesa mag-review, kesa mag-aral. Malamang bilang student, ang goal mo niyan ay makapasa sa mga exam dahil concerned ka sa mga grades mo. Tama. So kung meron kang goal, sabi nga ni Rendon Labrador, dapat wala kang pakialam sa nasa paligid mo. Kahit anong mangyari sa paligid mo, kahit anong mangyari dito, focus ka lang sa goal mo. Focus. Basta ang alam ko lang, goal ko. Focus. Kung sakaling hindi ka makapag-focus dahil ginagambala ka nito, ginagambala ka niyan, ulitin mo. Ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo. Ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo. Kaya dito sa video na ito, tutulungan at tuturuan kita kung paano makapag-focus sa pag-aaral. At hindi lang yun, bibigyan din kita ng mga tips sa pagre-review. Nga pala mga kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, paki-subscribe na yan at hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na may i-upload ko pa. Dahil sa channel na ito, nag-upload po ako ng mga videos tungkol sa personality development kung paano natin i-improve yung sarili natin. Dahil naniniwala ako na kahit gaano pakaliit ang tingin mo sa sarili mo, malaki pa rin ang chance na mag-improve ka bilang tao. Okay, simulan na natin. Isa sa mga tip na may bibigay ko sa'yo ay ang posting to wall technique. Siyempre kapag nalalapit na ang exam, meron tayong paghahanda o preparation na gagawin. So I suggest yung preparation mo, gawin mong 1 or 2 weeks. So sa loob ng 1 or 2 weeks na preparation mo na yon, isa ang posting to wall technique sa mga gagawin mo. So ano ba itong technique na to? Ito ay yung ipopost mo sa wall ng bahay nyo, yung mga mahalagang lessons o information na napag-aralan mo. Ang kagandahan kasi sa technique na to, madali mong matatandaan yung mga lessons dahil maya't maya mo nakikita kahit saan ka magpunta sa sulok ng bahay nyo. Kahit nanonood ka ng TV, kahit naguhugas ka ng pinggan o kahit matutulog ka na, may mababasa kang nakadikit sa wall nyo. So maganda yun kasi maya't maya kang nakakakuha ng information. Kasi kapag paulit-ulit at maya't maya natin nakukuha yung information o mga lessons, mas tatagal yan sa utak natin. Ginawa ko itong idea na ito dahil napapansin ko kapag nasa labas ako, marami akong nakikitang signs, informations, words, quotes, pictures na nasa paligid ko. At mas madali ko silang natatandaan dahil nakikita ko sila palagi kahit hindi ko sila intention na tingnan. Next tip na may bibigay ko sa'yo ay ang pagbabasa o reading. Dito sa technique na to, magbabasa ka lang. Hindi ka pa magre-review talaga, yung basa lang talaga. Hindi mo kailangang kabisaduhin, hindi mo kailangang tandaan. Ang gagawin mo lang, intindihin yung mga information na nababasa o nakukuha mo. Enjoyin mo lang yung pagbabasa. Huwag mo muna masyadong seryosohin. Kumbaga parang nagbabasa ka lang ng libro. Kasi kapag nagbabasa tayo ng libro, di naman natin tinatandaan yung mga information na nababasa natin, di ba? Iniintindi lang natin. Next review tip na may bibigay ko sa'yo ay ang paggawa ng questionnaires. Ito ang pinakadabe sa lahat. Dito, gagawa ka na ng mga tanong na walang halong sagot. Kumbaga parang gagawa ka lang ng sarili mong exam. Kapag ginawa mo kasi yan, mas lamang ka sa mga classmate mo. Kasi wala pang exam, nag-e-exam ka na. Sa ganyang paraan nga, pwede mong sabihin sa kanila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Madalas kasi sa mga nakikita kong nagre-review, ganito yung ginagawa nila.
Ganyan. Nagbabasa sila. Basa silang ganyan. Tapos titingin sa taas o kaya pipikit. Uulitin lang nila yung binasa nila. So, ganun yung ginagawa nila para ma-practice yung sarili nila sa pagsagot. So, kung gusto mong practicein yung sarili mo sa pagsagot, gumawa ka na lang ng questionnaire. Kesa naman pa ulit-ulit mong gagawin, basa, tapos tingin sa taas, basa, tapos tingin sa taas. Mas maganda or mas effective kung gagawa ka na lang ng questionnaires. Gagawa ka ng compilation ng mga questionnaires mo. Kahit kada isang araw lang gumawa ka ng 5 to 7 questions, makakabuo ka na ng ilang pages ng questionnaires. At hindi mo naman kailangang gumawa ng napakaraming questionnaires ng isang bagsakan. Next tip, bawal sobrang busog, bawal din ang gutom. Yung ano lang, yung sapat lang yung laman ng tiyan natin, kahit ganun lang, pwede na yon. Kapag gutom ka kasi, hindi ka makakapag-focus sa pag-aaral niyan. Dahil hahanap ka lang ng hahanap ng pagkain yan eh. Kapag busog ka naman ng sobra, aantukin ka lang, so hindi rin maganda. Kaya bago ka mag-review, dapat may laman yung tiyan mo. Mas maganda kung kumain ka muna. Next tip para makapag-focus sa pag-aaral. Pumwesto ka kung saan merong maayos na ventilation. Mas makakapag-focus kasi tayo sa pagre-review kapag yung paligid natin hindi mainit. Doon kasi mas gumagana yung utak natin. Yung tipong wala tayong sagabal na nararamdaman sa katawan. Pero syempre, hindi naman kailangan na sobrang lamig yung tipong nakakaginaw na talaga. Baka mamaya niyan, itodo nyo naman yung aircon nyo. Baka mamaya, habang nagbabasa ka, nanginginig kang ganyan, nagchichills ka. Bago mag-exam, nagkalagnat ka na. Sayang yun kung ganun, todo-todo ka pa naman sa pagre-review. So dapat hindi masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig. Yung tipong may maayos lang na ventilation. Next tip para makapag-focus sa pag-aaral, dapat meron kang quiet place. Hindi yung quiet place na horror movie ah. Baka mamaya niyan, sa halip na mag-review ka, manood ka na lang ng horror movie niyan. Kailangan kasi tahimik yung lugar para meron tayong peace of mind. Time management naman ang kailangan mo dito kasi di natin alam kung kailan darating si katahimikan. Kasi tayo, 'di ba, minsan sa bahay natin may maririnig tayong kapitbahay natin na nagmumurahan, nagsisigawan, o kaya naman may bigla-biglang dadaan na sasakyan sa labas. So, maingay, di tayo makapag-focus. Kaya kailangan alamin mo yung time sa bahay nyo, kung kailan madalas tahimik. May sasuggest ko sa'yo, lagi kang sumama kay Mark, kasi si Mark tahimik lang. Si Mark tahimik lang. Mas madali tayo makakapag-focus sa pag-aaral kapag tahimik. Kung kinakailangan mong mag-aral sa banyo, o doon ka sa banyo mag-aral, siguradong tahimik doon, wala ka maririnig. Yung iba naman kapag nag-aaral, may music na tumutugtog. So para sa akin, effective din naman yan. Effective yan kung ang ginagawa mo ay more on memorization. Kapag meron kang kinakabisado, effective na may music. Kapag meron ka kasing kinakabisado, halimbawa, poem, tula, o declamation sa school nyo, hindi ka naman magagambala ng music eh. Yung music, ang purpose lang yan habang nagkakabisado ka ay para ma-boost yung mood mo. Next tip para makapag-focus sa pag-aaral, pagganahin mo yung imagination mo. Isa ito sa mga nakaka-enjoy gawin habang nag-aaral. Imagination. Imagination? Ito ay kapag nagbabasa ka, dapat ini-imagine mo kung ano yung nababasa mo. Isa kasi ito sa mga way para mas madali mong matandaan ang mga lesson. Napaka-effective nito, lalong-lalo na kapag nag-aaral ka ng history, Filipino, science, o iba pang subjects na related sa mga subjects na yon. At yun yung 7 tips na maishishare ko sa inyo para makapag-focus sa pag-aaral.